Kayo'y lubos mag-aalay ng kapuyatan, ng paghihintay. Kung ganang tao lamang ang pabantayan, paano niyo gagawin ang kayo'y mangigpit? Kung wala namang kayong dapat ipanginig o taong aking mga minamahal, magnilay kayo at magbulay. Ano ang alay ko? Ano ang bigay ko? Ano nga ba ang handog ko? Walang sinumang tao makababalangkas nito at magbibigay katatagan sa wika ko. Walang sinumang nilalang na malilikom kayo. Matitipon ang ganito lamang o aking mga minamahal. Magnilay kayo at magbulay. Ano ang wika ko? Bakit kayo naririto? Anong patotoo bilang tao? Kaya't umusad ang taon, dumatal muli ngayon, ang kayo ay maghintay at magdiwa. Hindi ninyo malay, wala kayong kamalayan. Bakit sa isip ay dumaratan o taong aking mga naliliko, o taong aking mga pinagtipon? Ano ang sa inyo nasang masilayan? Ano ang sa inyo nasang kamtan? Wala kayong makikita na daladala ng kamay ng babaeng pandak ang sukat sa harapan. Wala kayong nasilayan kung may pakpakyaan upang ikampay at malabay na kayo ay sakupin. Subalit yung aking ama na mainam, malabay ang kanyang kapangyarihan. Malawak ang naaabot, abot kahit saan, dakong sulok man ng daigdig. Kung nasa't layo niya bundok may tibagin, nawawarak niya't matitibahan. Dagat mang malawang, kapag nasang matuyo, ang dako kung saan niya lahat, magagawa niya itong matigangan. Subalit sino ang magtitigang ng dagat na malawang? Kung saan ang malalim, walang makatatarong, walang makasusukat, na kailan may hindi maaabot. Anong ibig ko na sa inyo'y patotoo? Yaw na nga ang amang di nyo nakikita. Kahit saan kayo at anuman kayo, anong di niya sa inyo'y makakaya na aliwin kung kayo'y naninimdim, pasayahin kung kayo'y nalulumbay, palakasin kung nanghihina, kung mayroong sakit, gagamutin sa kanyang ibig. Kaya't sinong mamamatay na walang takdayaan, maliban paslangin ang mga suwain? Subalit sinong gumanap na lihim niyang tinutupad ang kamalian at di nararapat, na di saksi ang mata ng liwanag?
na di nakita kung saan dako. Kaya't ba totoo, walang maliliim, kaya't kayong lahat sa may maging matapat ang puso niyo na sa kanya'y tumangga upang ang sa inyo pagnanasang gana naligaya'y tamuhin, tatamuhin ninyo sa puso, hindi sa nguso, upang ang sa inyo'y nagkaroon kabiguan, daratalang tagumpay na di ninyo mawari at di matanto kung paano natatamo. Nekaramenea hana. O kay buti mo, Ama, kay dakila mo, wagas at tapat ang pag-ibig mo sa tao. Dalisay at malinis ang lahat ng angkot na dapat at marapat ay sa'yo'y nilalagak. Hindi mo pinantay ang mga daliri upang masambit mo ang dapat na sa kanila'y pagnilayang ganap. Di mo pinantay ang buhay ng tao, ang hangganan ng kamatayan, kung kailan at paano. Di mo pinagpantay-pantay ang kabuhayan, subalit ang abang nais mong itighaw, may kaparaanan. Kaya nga't ang nasa taas, at ayaw nang bumaba at nagpakataas-taas, ang tayo gay nasang hindi na iwanan talikdan, ikaw ang nagbibigay kaparaanan kung paano babagsak na lumalaga pa. Kaya nga't ang wika mo ang kababaan ng loob, ang siyang dapat nilang kamtin at manahan. Sa gayon ang kababaan ng loob mo, kung ito'y nasa tao, mawawawa ng layon mo, matatanggap ang ibig mo. Nekaramenea hanam. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay po bang Diyos? Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Tunay nga po, kapag ikaw ang naghanda, maaaring ang hinanda mo ay hindi mo magagamit. Isang patotoo at isang buhay na patotoo po ako. Noong pong Pasko, may nagbigay ng regalo sa akin. O kaarawan ko nga. Ayaw niya ibalik kung kaarawan ko o Pasko. Ayan. Sandals na puti. Sabi ko, sa anibersaryo ng pagpuputi doon ko yun isusuot. Subalit, may takong siya. Eh, ang binigay sa akin ay pang maiksi. Eh, di, hindi ko na isuot. Pag sinuot ko, di, kuton. Anak, ituran mo ito. Plano ng tao, di ko plano. Pinatutupad ko kanong ibig ko. Ngunit ang patutupad ng taong ibig niya, kung siya lamang, di niya mapangyayari. Kaya, huwag laging sabihin ng tao, gagawin ko ito, gagawin ko yun, gagawin ko yan, gagawin ko ito. Kapag di ko inibig, di matutupad. Kaya huwag magmagaling at magmayabang ang tao, sapagkat anuman ang nasa kanila, pahiram lamang yan. Kaya't huwag ipagmagaling, akin yun, akin yan, akin yan. Kapag inibig ko, lahat mababawi ko. Ngunit kapag ginusto ko, lahat ng nawala'y may babalik ko. Buhay bang Ama! Kaya nga, ano sasabihin ng taong pagmamalakihan ka
At paano sasabing magmamalaki ako? Dahil ako'y nasa taas at kayo nasa baba. Ang mataas na tao'y sisilip-silip at kayo'y kukutsain. Ngunit ang wika, anak, kataas-taasan ako, ngunit ako'y nagpakababa upang mapadama dito sa lupa. Ang sa aking iibig at ako'y tatanggapin, ang kababaan ng loob ay mananahan man din. Buhay bang ama! Katotohanan ang sa aking tinuturan. Sumayin niyo ang kapayapaan, kaya't anong bilin at habilin? Pasalamatan niyo kung anong nasa inyo. Makontento kayo kung anong nasa inyo. Ngunit, huwag niyong ipaggaling, huwag niyong pagyabang, sapagkat hindi ito inyo. Pahiram lamang lahat ito. Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya't kung papaano ang espiritu'y nakapapasok sa tao, na walang nakamamalay at nakakakitang totoo, ganun din ang paglisan at pagwalay sa kanya kung ginamit sa kayabangan at kapalaluan. Kaya't wika nga, anak, ako'y banal, matwid at marapat. Paano ako nananahan sa taong mayabang? Kailan may hindi ako mayabang at di ako nagmayabang, sapagkat kung gagawin ko yan, lahat lilipulin ko ang taong mayayabang. Ngunit hindi ko yan gagawin, yamang ibig ko'y ako'y dakilain at kilalanin ang mga makasalanan kapag sila'y tinanggap ko at nagbalik loob. Gusto ko'y maging maayos ang lahat. Buhay bang Diyos! Katotohanan ang tinuturan ko, sumayin niyo ang kapayapaan. Alalaumbaga, walang gabi, walang dilim sa Ama. Lahat ay araw, lahat ay liwanag. Kaya't ang taong nadidimlan, hindi siya nananahan. Ang taong nagugulumihanan, hindi siya sa katotohanan. Ang taong masama, sa demonyo ang gawa. Buhay ba ang Diyos? Iba't ibang alay, iba't ibang hain, iba't ibang handog. Yan ang patutunan ng Ama. Nilikha niya ang iba't ibang halaman, iba't ibang isda, iba't ibang hayop, iba't ibang kulisap, iba't ibang katauhan. May pandak, may matangkad, may payat, may mataba, may maitim, may maputi, may singkit, may bulaga ang mata. Ngunit lahat sila kanyang nilikha. Kaya sino ang nilikha ng kanyang mga nilikha? Kaya huwag maglikha't magkatang-isip ang tao para magparatang sa kapwa-tao. Sapagkat ang salita niya'y di ko salita, ang wika niya'y di ko wika. Buhay ba, Ama? Kaya katotohanan, ang nasa loob ay mailalabas ko, wika niya sa inyo. At ang nasa labas ay may papasok ko. Kaya't kung ang tao'y ako'y ako, labas at loob, tarok ko. Kaya sino ang magtatago ng damdamin sa akin? At sino maglilihim ng laman ng kaisipan? Kaya't kung tapat at totoo ang tao sa akin, ihahayag niya ang kalooban. Ako man din ang siyang kakamtin. Pagharian kayo. May tanong baga kayo? Mapapalad kayo na nagtitiis, nagbabata. Sapagkat kapag ikay nagtitiis at nagbabata, ang galit ay nasa iyo, mababagot ka, magagalit ka. Ngunit sa pagbabata mo, may pag-ibig sa puso mo, sa di mo namamalayan, tapos na tiniis mo. Buhay bang Diyos! Buhay bang Diyos! Kaya ang wika, magbata. Magtiis. Maghintay. Hanggang kayo ay abutan. Yan ang Ama, yan ang Anak, yan ang Espiritu Santo. Gawa sa mundo ay kaiba, di tulad ng tao. Kaya't kayo'y kung totoo, mawawawaan ninyo ang wika ko at aral ko sa inyo. Matatanto, masusuri niyo ang pagkilos ko.
tao man ang sa inyo'y ginamit kong totoo. Pagkat kayo'y mulat na sa katotohanan, upang marari nyo, hindi tao ang gumagalaw. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay bang Diyos! Kaya, ano ang ibig mo na maganap sa buhay mo? Ikaw ba'y sumaya, malungkot o magalit? Makakapili ka ng nasang manan sa'yo. Kapag Kristo tinanggap mo, niligaya ka o tao. Subalit kung ang demonyo naging aliwalas ba ang mukha mo? Hindi kailan pa man magiging maaliwalas, kundi laging nakakunot-kunot ito. Pagkat ang loob mo'y bugnot din totoo, kaya't nakikisama rin matimukha mo. Kaya kapag masaya, maligaya puso mo, ang aliwalas na mukha'y sasayo. Kaya't halina mga minamahal, magnilay at magulay, magtanto na tuwiran, Diyos Ama ay pakinggan. Dakila siya, walang kapantay, di mo masusukat, di mo maaarok. Subalit ikaw na tao, na anak lamang niya, alam niyang hangganan mo sa buhay ng mundong ito. Kaya taong minamahal ko, magnilay at magulay, magtanto na tuwiran. Diyos Ama ay pakinggan, ligaya'y makakamtan, salita niya'y talimahin, sundin ang kalooban. Aayusin niya ang busot, iuunat niya ang baluktot, hahawiin niya ang dilim upang sumilay ang liwanag. Kaya't sino madidimlan kung espiritong banal ang nananahan? Sino ang matitisod sa batong matutulis? Kung siya ang kaakibat, ililis siya kaniyang ganap upang hindi kang madapa at masaktan iyong tuhod. Kapag nabali ang iyong buto, sino ba ang gagamot? Kapag nabali ang salita niya, ninyo idiretso sa puso niyo, mananahan buong katawan, paglingap ay mararamdaman. Kaya halina mga minamahal, magnilay at magulay, magtanto na lubusan, salita niya'y pagbulayan. Walang dulot na kasamaan, walang bigkay na kapahamakan, kundi laging nililisya ang isipan sa kasamaan. Upang tamuhin ninyo ang matuwid na buhay ng kop na layo niyang ilagak. Nekaramenea hana Nekaramenea ana. Sa talinong pangtao, may accountant, may doktor, may engineer, may teacher. Sa talino ng ama, lahat ng alam ng tao, alam niya. Subalit, walang makapagpapabatid dahil di siya bubulusok at bababa para sabihin, anak, gagawin kitang inhinyero. Anak, gagawin kita doktor. Anak, gagawin kitang guro. Anak, gagawin kita
taga-suri, taga-kwenta ng salapi. Ngunit, makapagsasabi ang Espiritu niya, anak, tanggapin mo ko, paliligayahin kita. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Kaya sa inyong lahat, sino ang accountant nyo? Sino ang guru nyo? Sino ang inhinyero nyo? Sino ang doktor nyo? Kayo ba? Kapwa nyo ba? Di ba siya? Kaya lahat ng balangkas na mabuti sa kanya, lahat ng gawang tumpak at tamay siya, kaya't kung siyang sinusundan, sinong tao ang ligaw? Pag-arian kayo. Buhay bang Diyos? Tapat bang Diyos? Totoo bang Diyos? Dakila ka, o aking Ama, ang lahat sa buhay ay ikaw lamang. Wala kang kapantay magpakailanman, salita mo'y kainam at makapangyarihan, na di matatalastas, hindi malilirip ng aso at pusa. Kaya't ang tao ang siyang kanyang nilagahan upang maunawa ang ganap. Kaya't hindi dapat matulad sa aso at pusa ang tao, laging naglalaban, nag-aagawan sila sa karampat na bagay, butong tangay-tangay nasang agawin. Ang layo ng Ama sa lahat ng dako, tao'y magmahal at magbigayan. Magkaunawaan, magparayaan, kung siya ang sa kanya'y puso'y nananahan. Walang matigas ang loob, walang gusot ang isip, lahat kanyang pinapatag. Kaya tao, magnilay, magbulay, sinong manggugulo kung siya ang nasa puso ng kanyang mga anak? Sinong mang-aaway kung siyang nasa isip? Sinong hihiwalay sa kanyang tuntunin kung siya ang nararamdaman? O tao, naking mga mahal, maglilay, magbulay nga kayo. Lahat ng sandali, buhay ay sa Ama. Walang hindi siya nakikitang ganap, walang hindi siya nababatid sa lahat. Sa kanya niyo lubos ilakak ang dalahin at pasanin. Problema mang naturingan, lulutasin niyang lubusan. Nekaramenayahana. Kaya kapag humiga ka, walang gulo-gulo, kundi patagpayapa, pagpikit mo. Kapag nasa demonyo ka, nakapikit ka. Kaya pagmulat mo, kunwari tulog ka, pa rin ito. Dahil galit ka. Buhay bang Diyos! Kaya sa inyong lahat, ano ang napala sa galit mo, kundi sakit, pata. Alam kong ba'y magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Tanda ninyo, ubas. Ubas na makatas. Ubas na sagumpol. Ubas na kay inam. Sa gumpol kong mamungayan. Tanda ninyo,
ang katas ng ubas ay matamis, na ito'y nagagawang alak upang kapag ito'y ininom, maari itong gamot, maaring pampatapang. Ngunit huwag kang tumapang makipag-away, makipaglaban sa walang kabuluhan, kundi paglaban mo ang katotohanan, kakibat boy, amang mahal. Boy bang Diyos! Buhay bang Diyos! Kaya't sa inyong lahat, ubas na sa gumpo, nalaylayang bunga sa kanyang sanga, hanggang sa mahinog, walang nakamalay sa kanila, hanggang pigtasin na, ito'y pakinabangan na, walang nagpasibol, kahit isang bunga. Kaya't kung nagtatanto at kayo'y nagsusuri, anong di may bibigay sa matapat niyong pananalig? Anong di magagawa sa matibay niyong pagtanggap? Sama ng lahat na di niyo nakikita, anong di magagawa upang kayo'y aliwiin at kayo'y pasayahin? Kayong mga naninimdim. Taas ang kamay ng naninimdim. Sabi niya. Taas ang kamay ng galit. Kanina kaya may galit dyan. Taas ang kamay ng naiinip. Ayaw niyong umami. Sabi, ano pa ba ikaw oras natatay? Ano pa ikaw oras lalabas? Naku, kang takalika, nakantong na ako. Hindi niya alam binubulong doon. Sabi ko, lalabas na po ako ng alas 11. Wag! Wag! Kaya sabi ko, anong oras po? Bahala ako. Sabi niya. Eh, nang lumabas. Ayan na, Eka. Ayan na, Eka. Naku, Eka. Ano ba, Eka, ang ginagawa noon? Eh, ba't ba, Eka, nagbabantay sila ng ganyang oras? Ano ba, Eka, nakikita? Eh, ba't bumubulong? Binubulong din kasi kanina. Diba? Binubulong din kasi kanina. Hindi naman malakas. Eh, ano ba ikang gagawin niya? Ano ba ikang gagawin? Walang binulong na di narinig sa hangin at di nakita sa liwanag. Buhay ba ang Diyos? Kaya tandaan nyo, ang binubulong ng puso nyo, ibulong nyo sa Ama. Huwag kahit kanino, dahil kung chichitera ang kapwa nyo, chichitero, ikakalat lang kayo. Ngunit kapag sama nyo, ibinigay ito, sigurado. Kapag narinig niya, sabi niya, anak, huwag kang maawa sa sarili mo. Kapag naawa ka sa sarili mo, hindi ka makatatalima sa akin. Kapag kinabagan mo yung sarili mo, maaawa ka, sasabihin mo, kawawa ako. Eh, sino ba dapat maawa sa'yo? Ikaw ba o ako? Pag naawa ka sa sarili mo, wala kang magagawa. Pag ako naawa sa'yo, may magagawa ako. Buhay bang Diyos! Tama po ba? Kapag may gusto kayong gawin, pakaisipin nyo man din, bago nyo talimahin, baka sa inyong ginawa, kayo rin ang mahihirapan, kayo rin ang masasaktan. Subalit pakatandaan nyo, lahat ng ginagawa niyong ukol at kagustuhan ng Ama, mahirapan man kayo, di niyo mararamdaman. Sinasaktan man kayo, di kayo masasakitan. Sapagkat siyang kaakibat niyo't karamay, kaya masaya pa rin. Buhay bang Diyos! Totoo bang Diyos! Kaya,
sasabihin ng tao, maka-Diyos ako, maka-Diyos ako. Tingnan ko nga, Eka, kung maka-Diyos siya. Dumating si Petra. Sabi kay Petro, alam mo ba, Eka, sabi ni Juana, ganito, ganyan, ganyan. Ha! Umalsa, maka-Diyos daw siya. Buhay bang Diyos! Mga minamahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Kapag siya ang nasa isipan, inaayos niya ang lahat. Duming isip kanyang pinaparang upang ang siyang kalinisan ang itala niya ng lubusan. Kalooban mo'y kakamtan, mabuti at pagmamahal. Kaya't hindi ka maninimdim, di magagalit kanino man. Sa puso mo'y mananahan, wagas niyang pag-ibig, matapat niyang pagmamahal. Kaya, tingnan niyo nga katabi niyo. Katabi, katabi, katabi. Ano'y tsura? Ano'y tsura? Ano'y tsura? Maganda, pangit? Walang ginawang pangit ang Diyos, kaya huwag niyo sumagot ng pangit! 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 Kaya pala naiinggit. Kaganda nung sinasabi niyang pangit eh. Kaya pala siya ang pangit. Pangit ang ugali. Boy bang Diyos! Tapos sasabihin, ano ba ulam mo ngayon? Aro, nagsalita na si Mayabang. Apritada, minudo, morkon, eka, mayroon pa ekang linagang baka. Nagsalita naman si Mababang Loob. Ano ulam mo? Bagong. Yung palang nagsalita ng bagong, siyang maraming ulam at yung nagsabi ng marami, siya ay mayabang. Boy, bang Diyos! Kung minsan ang tao, pinakikita sa kasikatan ng buhay ang kanyang buhay, ngunit di niya alam sa may wala siyang kasikatan. Ang wika ng Ama, lahat ng nagpapasikat sa sanlibutan, lubog sa akin. Ngunit ang lahat ng nagpapakababa sa akin, sikat sa akin. Buhay bang Diyos! Buhay bang Diyos! Kaya sa inyong lahat, magpasikat kayo sa Ama. Magpakita kayo sa Kanya ng higit na tama, tumpak na isip at damdamin at siyang sa inyo'y magbibigay, maglalagak ng mainam na ganti na di ninyo matingkala, manirip man lang. Buhay bang Diyos! Kaya sa inyong lahat, naantok na ba kayo? Nagising bigla kayo, no? Kanina sabi, teka nga, ikat makalabas at ako'y magising-gising sa sarili ko. Eh, nung bumalik, wala nang upuan. Boy, walang yaya kayan. Nagawa na, Eka. Lumabas lang, Eka. Ako'y nalis na ako ng upuan. Sabi niya, tandaan mo, wala ka bang upuan at nakatindig ka. Kung nakatindig ka sa Ama, yung nakaupo'y wala sa Kanya, eh, ikaw pa rin ang mapalad na uwi ngayong oras na ito. Boy, bang Diyos! Tandaan niyo yan! Sabi nga, may tinanggap ka ba? Eh wala, Eka. Eh ano, Eka, ikaw natanggap mo? Marami, Eka. Nakakuha ko ako ng candy, nakakuha ako ng ganyan, nakakuha ako ng... Eh ba di siya makakakuha, agaw siya ng agaw. Sabi ng Ama, ang taong mapang-agaw siyang mawawalahan. Buhay bang Diyos! Dahil kapag ang kanyang mga inagaw ay kinuha ko naman din, lahat na yung mawawala. Buhay ba ang Ama? Ngunit ang taong mapagparaya, di niya namamalayan, pinupuno ko ang bangan. Sapagkat sa kanyang kababang loob, sa kanyang kagandang loob, sa kanyang kabutihan, di niya namamalayan, ako nagbibigay ng mainam. Buhay bang Diyos? Buhay bang Diyos? Kaya ang wika niya, halik kayo, mga anak ko, mag-aral kayo sa aral ko, kautusan ko'y sundin ninyo, magliliwanag ang buhay niyo. Buhay bang Diyos? Sayang bang pagparito niyo? Nabagot ba kayo? Nainip ba kayo? Ay sus, kapag nabagot, nainip kayo, sigurado uwi kayo antok. Buhay ba ang Diyos? Eh, pag si Apo Kunching na nagbigay nito sa isa-isa sa inyo, sigurado, abutin tayo ng alas 12 ng tanghali. Payag ba kayo? Ah, hindi ka kupayag. Dahil kayo pag-uwi nyo tutulog eh. Si Apo Kunching maaring hindi makatulog dahil babalik uli may gawain eh. Eh kayo, tutulog,
Yung gustong matulog, eh yung maghahanap buhay, kikita pa rin. Eh siya po kung walang kita. Kaya tutulog. Buhay ba ang Diyos? Ano ibig sabihin? Tumulog man kayo ng tumulog, kung maliwalas ang isip ninyo at paghiga nyo'y patag ang loob nyo, hindi nyo namamalayan, yung wala sa inyo, pinakikita ng Ama, meron pala siya. Ngunit, pinagod niyo isip nyo. Upo, higa, upo, higa, upo, higa, tindig, iyon ang nasa isip. Paglakad, iyon pa rin ang madapa. Aray, eka! Wala namang napala. Ay, ba't isip ka pa ng isip? Ba't di mo isipin ng Ama? At kapag inisip mo siya, sigurado, alam niya kung ano ibibigay niya sa'yo. Kapag nagpakabuti ka sa kanya, mabuti bibigay niya. Buhay bang Diyos? Buhay bang Diyos? Eh, sabi mo, naku, hindi pala pwede umupo. Sabi mo, pera, 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 pera. Nakasampun daliri ka, pera, sinasambit mo. Eh, nawalan ka ng ulirat. Di mo na maisip si pera. Yung pala karami mong nakatagong pera, di mo na maisip kung nasaan sila nakalaga. Eh, namatay ka, hindi na alaman ng mga anak mo. Sino na kinabang? Pinagtaguan. Inamang. Nung matuklasan. Naku! Puro anay. Buhay bang Diyos! Mga mahal! Tandaanin niyo yan. Nagaganap sa taong mga madadamot. Ngunit, sa taong nakaladlad, nakalahad ang palad, kapag nagbagsak ang Ama, laging nakalahad, laging nakadakot, laging nakakakuha, dahil sila'y laging nakahandang maglahad ng palad. Kaya, sabi ng Ama, uy, yung 10 piso, parte mo piso, kapag natira 9 piso sa'yo, malaki na yan. Kapag pinadami ko yan, iba yung 10 ibayo, naku, 100 pa mahigit yan. Eh kapag yung 10 piso, gusto mo'y maging 20, wala ka namang ginagawa. Bah, hindi tama. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya, tulad ng sagumpol na ubas, na pararami niya ang langkay. Tulad ng sagumpol na uhay ng palay, na pararami niya ang uhay. Tulad ng maraming isda, kapag nanganak, na pararami niya lumalangoy. Ikaw ba? Hindi niya mapalalago ang iyong kaisipan para kay makaunawa. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay bang Diyos? Buhay bang Diyos? Kaya, masaya ba kayo? Eh, kasalanan nyo na yan pag di kayo naging masaya. Galit ba kayo? Eh, walang mangyayari pag galit kayo. Nainip ba kayo? Eh, kung nainip kayo, galit kayo. Kayo bagay uuwi na. Kung ayaw niyo umuwi, ako uuwi. Buhay po ba ang Diyos? Mga minamahal, ano nga kaya ang ibig sabihin ng basong iyan? Tulad ng baso, kung yung baso na didisenyohan ng bulaklak na nakabuka, ang isip niyo rin, maibubuka ng Ama. Makapagdidisenyo siya sa buhay ninyo ng maganda. Kapag siya'y kinyong kinilala, maibabalangkas niya ang buhay niyo na tama at mabuti, magagawa niyang maging maganda. Sa bahay saan man kayo, mayaayos ito. Sapagkat siya kasama niyo. Pero pag sinabi niya, sino kasama mo? Demonyo. 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 Ano gawa ni demonyo? Tamo si Miguel o nagbago. Kasi wala na si demonyo. Abait na yan, ano? Opo, totoo yan. Tandaan ninyo, walang taong hindi magbabago. Ang tao lang ang ayaw magbago. Ngunit kapag ginusto mo, walang mahirap sa pagbabago. Kung alam mong makabubuti sa buhay mo, bakit di mo baguhin at nang makita mong mabuti sa buhay mo? Kung alam mong tama ang gusto ng Ama sa'yo, bakit di mo itama ang buhay mo nang maging mabuti ang buhay mo? Buhay ba ang Diyos? Gusto mong maging mabuti, ginagawa mo na may pangit, masama,
Hindi maganda. Paano mo mapangyayari yung ibig mo? Sino magbibigay kapangyarihan para mapangyari ito? Hindi ba ang Diyos mo? Kaya kapag kilala mo siya, di ba magbabago ka? Kapag nagbago ka, di ba naiba ka? Kapag naiba ka, maraming galit sa'yo. Sinong di galit? Yung totoo din, katulad mo. Ngunit yung hindi totoo, galit sa'yo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Eh, anong gusto nyo? Magalit ang tao, magalit ang Diyos. Di bali nang magalit ang tao, wag lang ang Diyos. Sapagkat ang tao di ka kayang buhayin, di ka kayang payamanin sa pananalig at pananampalataya. Ngunit ang ama mo, kahit wala ka ngayon, maaaring bukas meron ka. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya, ang babasagin pag bumagsak, wasak, durog. Ngunit ang espiritu ng ama, sino man ang umasak, hindi mawawara. Sino man ang magbagsak, hindi lalagapak. Kundi ang sino mang taong sa kanya'y maghari at pagharian siya. Sigurado, buo. Kaya, nais nyo bang mabuo? Mabuo ang pamilya. Mabuo ang saya. Mabuo ang galat. Mabuo ang mabuti. Sa isip, sa damdamin, tanggapin nyo ang tagabuo ng mga wasak. Tanggapin nyo ang tagapagbigay ng liwanag. Tanggapin ninyo ang di nyo nakikita, ngunit kitang kita kayo. Tingnan nyo nga katabi nyo kung makikita nyo ang Diyos. Nakita nyo ba? Eh, kung yung nakikita nyong kapwa nyo, hindi nyo kayang ibigin ito, paano nyong iniibig ang ama? Kaya kapag iniibig nyo ang kapwa nyo, iniibig nyo siya. Buhay nyo ba? Eh, ba't bumalakpak kayo? Buhay nyo ba? Wala pang... Ang ibig sabihin, buhay ba ang ama? Buhay nyo ba? Yan. Papalakpak, Eka. Yehey! Ano, Eka, pinalakpak nun? Wala pa naman, Eka, ako sinasabi. Buhay nyo ba? Ano ibig sabihin ng buhay nyo ba? Kung dinugto nga sanang, buhay nyo ba'y galing sa ama? Palakpak. Eh, wala pa sinabi, buhay nyo ba? Buhay ba ang ama? Palakpak. Kung minsan, Eka, anak, nakikiayon lang ang tao, di naman niya naintindihan. Buhay ba ang Diyos? Totoo po ba yun? Kaya, kapag umayon ka at sumang-ayon ka sa kalooban ng ama't naunawaan mo kung sino siya at ano siya, sigurado, dama mo siya sa puso mo. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Tumpok-tumpok. Kikyat. Ang makakita siya po kunsing ng halaman ng kikyat. Ay, ganun pala Eka yung halaman na yun. Para lang pala Ekang mga puno ng kalamansi. Pero kaiba lang Eka. Oo. Sa halaman man, pinagparehas man ang dahon, iba-iba naman ang bunga. Kaya sa tao man, pare-parehas ang pangalan, pare-parehas ang apelido, iba't iba kalalagayan. Katakata ka ba? Hindi. Sapagkat yan, ang nais ng ama. Pag iba-ibahin ang tao, ang buhay at kapalaran, ngunit siya'y iisa lamang. Huwag tatalikdan, huwag kalilimutan, huwag iiwanan. Sapagkat anuman ang naging kalalagayan niyo't kapalaran, isa lang ang inyong hantungan at hangganan kamatayan. Nagmula sa Alabok, magbabalik sa Alabok. Saan ka tutungo? Kaluluwa mong taglay, saan pupulutin? Kaya mo bang sabihin sa kaluluwa mo, hoy, kaluluwa! Kaluluwa! Halika dito, ililigtas kita! Eh, patay ka na nga! Bulok ka na nga! Buto ka na lang! Inuod ka na! Kaya sino ang tagapagligtas ng kaluluwa mo? Sino? Kinilala mo ba bago ka namatay? Yan ang pinaghahandaan ngayon sa'yo. Sana makamit mo, tao. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Kaya mapapalad kayong isip at damdamin, pinagharian ng liwanag, nakaunawang ganap,
nakadamang tapa. Kayo rin ang magagala. Pagpalain kayo, may bukas pa. May bukas pa nga ba? Sa mga taong may pag-asa, araw-araw may bukas. Sa taong patay ang pag-asa, whoo! Wala na eka kung kapag-apag-asa sa buhay, eh may bukas pa naman. Kaya yung taong nawawala ng pag-asa, kailan may di siya masasayahan. Hindi siya maliligayahan. Dahil wala siyang pag-asa, patay ang pag-asa niya. Patay kasi Diyos niya. Patay sa puso niya. Pero buhay ang Diyos niya. Buhay ba ang Diyos? Kaya lahat kayo, mabuhay ang pag-asa, mabuhay ang pananampalataya, mabuhay ang pananalig, mabuhay kayo sa Ama. Pagpalain kayo, may tanong baga kayo. Ako pwedeng umagahin kayo, ewan ko. Payag ba kayo? Kahit saan dako, pwede ako. Kayo pwede ba? Kaya bang eka ng apo kunching na yan? Eh ba't sinabi mo pang apo? Sana kunching na lang. Para nasuri mo, si kunching ay di gayon. Buhay bang Ama? Kaya sa inyong lahat, sumayin nyo ang kapayapaan, pagharian, kayong lubusan, unawa ay kamtan. Marami ang alay, marami ang pakinabang. Ngunit, pakatandaan nyo, sa taong tatanggap na hindi ito pahahalagahan at sasabihin niya, ano ba yan? Walang kakamtang kasiyahan. Ngunit, isa lang bagay ang tinanggap at binigyang mabuting kahalagahan at kabuluhan. Ang iisa na yan, di mo namamalayan, dumadami ang biyaya mong mahalaga sa buhay mo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya't sabi ngang maliwanag sa kapirasong kahoy na mapait at mapakla, nagsilbing balsamot gamot sa karamdaman ng tao. Gayon din ang bagay. Sa maliit na bagay na binigyan mong kahalaga at kabuluhan sa iyong buhay, ang Amang nagpapahalaga niyan ang siyang magbibigay sa iyo ng pagpapalang mainam. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya, yamang kayo ay naririto. Huwag masayang ang binata nyo. Sa pagpupuyat nyo'y makinabang kayo. Sa paghihintay nyo, matuwa ang puso nyo. Magalak na lubos kayo. Yamang kayo, walang nakita na ibibigay sa inyo ginto pilakto. Subalit kung sa puso nyo'y mananahan ang aral ko, magiging ginto nakahambing ito sa buhay nyo. Yamang kayo'y naririto, magnilay magbulay, magtanto kayo. Lahat ng aral ay mainam sa diwang bukas, mayunawang taglay. Subalit anuman ang tinuran ko, sa walang pangunawa, baliwala ito. Sa walang pandama, ay di magagala. Dulot kong mainam, walang silbiyaan. Katotohanan lang ang tinuran ko. Yamang kayo'y naririto, magtanto kayo. Magalak ang puso nyo'y amay sumainyo. Kakibat ng buhay, kapiling nyong totoo. Espiritu Santo, sa pangalang Kristo, Divine Mercy ito, bukal ng habag at awa. Sa buhay niyo tao ay di nawawalay, hindi napaparamag.
pakailanman. Kaya't kung kayo ay bibigkas, wiwikain nyo'y Jesus, I trust in you. Panginoon, nananalig ako sa pangalang Kristo. Narinig nga kayo, kung bukas sa puso nyo, tapat hinaing nyo. Ang ama'y twinay, nakakarinig sa inyo. Dinig na dinig, daing at hinaing. Lahat ng balangkas, nasisilayan niya. Lahat ng buhay, ay batid niya. Kaya't kayong lahat, sa kanya'y maglakap ng buhay, ng damdamin. Nang kaisipan, buong katauhan, ng kaluluwa at katawan, yamang kayo'y anak namin na mahal. Ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay nagliwanag. Nekaramenea hanam. Buhay bang Ama? Tapat bang Diyos? Dakila bang Diyos? May taong mahilig sa simple. Gusto'y simple. May taong magarbo. May taong mahilig sa lahas. May taong walang hilig sa lahas. May taong mahilig sa pagkain. May taong ayaw kumakain. Gusto'y dimot lang, karampot ang ulam. May taong malawak ang kaisipan. May taong makitid ang isipan. Kaya't di pinagpantay-pantay. Ngunit kung isa lang ang tatawagit sa sambahin, isa pa rin ang Panginoon ng bawat nilalang. Buhay bang Diyos? Buhay bang Diyos? Kaya't sa inyong lahat, sumainyo ang kapayapaan. Unawain ng may pangunawa ang walang unawa. Palakasin ng malakas ang mahihina. Habang nagpapalakas kayo sa mahihina, kayong malalakas. Kayo ba'y aalisan ng lakas? Di ba't kayo sisidlan pa ng iba yung lakas? Kaya't mapapalad kayong ang inyo'y binabahagi nyo. Habang binabahagi nyo ito, ang Ama naman ang nagbabalik ng higit pa sa bahagi nyo. Liwanag, tuwa, pagmamahal, pagpapala, anuman, espiritual na pagpapala, physical na pagpapala, isa lang ang nagpala at nagpapala sa lupa, hindi dalawa. Kaya piliin nyo, mabuting espiritu, masamang espiritu, mamili kayo, bahala kayo. Kayo mga kaps, like kayo mga lagad. Kaps alagad, apat na kaps, apat na alagad. Una niyong pamigay ang ubas. Susunod ay ice. Bakit? Ano ba ang unang pinatanim ng Ama kay Noe? Ano ba ang pinasibol na may uhay? Trigo. Kung walang bigas, walang kanin. Kung walang kanin, walang harina. Kung walang bigas, kung walang trigo, walang harina, walang kwakarots, wala nakabusugan na ibibigay. Ibig sabihin, alam ng Ama kung gutom ka. Alam ng Ama kung magugutom ka. Alam ng Ama kung busog ka na.
Alam ng ama kung bundat ka. Kung bundat kay tumigil ka na, baka pumutok ang tiyan mo. Kaya ang buhaya, sumasabog ang tiyan. Kaya huwag kayong buhaya sa mga bagay at sa lapi. Kundi, pabayan yung gahaman kayo sa pag-ibig ng ama. Huwag kayong maging gahaman sa sanlibutan. Buhay bang Diyos! Buhay bang Diyos! Sulong, pamigayin nyo na. Pamigayin nyo na. Ibibigay sa inyo ang talino kung paano nyo sila papartihit, papartisyonan. Alam kong may magagawa ang ama. Alam kong may magagawa. Hindi ka kasi ang paprice ang ama. Ang nakatanggap ng paprice, nasa kanya yun kung pag may dagbigay uli eh. Bawat ibibigay, bawat binibigay, ako uli. Eh natapos yung pagbibigay, puro ako uli. Ako uli, hindi na naalala yung kapwa. Mahirap yan. Ang nagmamahal sa kapwa, ulitin-uli. Minamahal ang amang dakila. Ang nagpaparaya ay pinagpapala. Ang sakim, binabaon, inuuod, pati kaluluwa, lumilipad. Saan kaya tutungo? Buhay bang Diyos? Mga minamahal, Berhen, pamigay mo na yung baso mo. Alam kong may magagawa ang ama. Yan lang ba eka ang pinagdiriwang ng anibersaryong pagtuputi? Ganyan lang ba eka yan? Naku naman, ba't ganyan lang pinagbabataan yung magpuyat? Kung lahat naman ng tao ay nanghihinayang sa ganyan, wala nang maguukol sa kadiliman ng gabi ay maglalaan sa ama. Pakatanda ninyo, mapapalad ang naglalagak sa kadiliman ng gabi, ang iniisip ay makipag-ugnayan sa Diyos ng katotohanan. Kaya't ang mga matwid at nakakilalang tapat at ganap na tumanggap, nakikipagniig sila sa Espiritu sa katahimikan, hindi sa araw. Nagmamadali, sisimba eka ako, hindi pala sisimba, luluhod lang magdadasal ayaw ng misa matagal. Buhay ba ang Diyos? Nagsimba eka ako? Oh, pumasok siya sa simbahan, walang narinig na homilya. Ano na pala mo? Kaya paglabas mo, wala rin. Dahil hindi ka nakinig ng salitang banal. Ano tinungo nyo rito? Kung nakinig kayo, kung nakarinig kayo, kung tumanggap kayo, sigurado, mas ibayo pang sasalaping bagay ay walang kapantay. Sapagkat ang salitang banal nagbibigay buhay. Buhay ba ang Diyos? Kaya alam kong may magagawa ang ama. Hanggang labas. Alam kong may magagawa, makasilip nga, ang ama. Mga kabataan, pagharian kayo. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo, may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manali. Umakin at tanggapin. Salamat sa ginawa mo. Alam kong may ang ama. Kapag manyon lugmok, pangon at tiyak, higit kayong ginagantihan ng lihim. Kaya't sa tinulungan yung kapwa nyo, sa natulungan yung kapwa nyo, sa inaliw yung kapwa nyo, naaliw niyong kapwa niyo, higit kayong aaliwin. Alam kong may magagawa ang ama.
Alam kong may magagawa ang ama pagka winika niya manalig ka na panaligan niyo. Panaligan nyo, ano man ang karamdaman ninyo, hinahawi na, nililinis pa ng panahon ng Kristo, walang ibinigay na gamot, salita lang. Nang panahon ni Propeta Eli, walang binigay na gamot sa patay, dinapaan lang. Ni Propeta Eliseo, walang sinabi, salita lang. Lahat ng ginawa ni Propeta Eliseo, ni Elias, lahat ng mga propeta na ginamit ng Ama, salita lang. Salita lang na kapagpapalutang ng palakol, na pagpupuno ng mga langis, na kabubuhay ng patay. Noon, ngayon at kailanman, iisang Diyos ang lumikha sa langit at lupa at tao'y bumuhay. Kaya ngayon at magpakailanman, ang ginawa niya noon, magagawa niya pa rin. Buhay bang Diyos? Sa mga nagtitiwala, sa mga naniniwala at tapat na nananampalataya, nabubuhay ang kapangyarihan ng Ama, kaya sa kanila'y natatanggap na pangyayari. Buhay bang Diyos? Kaya, sinong gusto mag-abroad? Ayaw niyo, de huwag. Sa pag-abroad, nagpapabasbas kayo. Pag tinanong, sinuri mo ba yung agency niyan? Hindi po. Aba, hindi kita babasbasan. Alamin mo muna agency mo, baka yung agency sa parang. Alis na po, eka ako. Inalam mo ba kung ano sweldo mo doon? Eh baka ang inaalam mo eh, mag-abroad ka at malaki kita mo, eh mababa lang, maghanap ka ng malaki. Binasbasan eh ka ako, bakit karampot ang sweldo ko? Ano ba pinirmahan mo? Marami. Maraming bagay na pagnilayan kayo dapat pagnilayan. Subalit pakatandaan nyo, ano man ang pinangyayari sa inyo, pinatutupad at pinagaganap, kung matibay ang inyong pananalig at pananampalataya, makasasadyad pa rin kayo, makakahulagpos kayo, makapagtatagumpay kayo, na di kayo nabigatan, nahirapan ang loob at nasakitan ang isip sapagkat may kaakibat kayong tagalutas, tagahulagpos, tagapagbigay, tagumpay. Buhay bang Diyos? Buhay bang Diyos? Kaya naman, uulitin, ang marunong magbata, magpagal maghintay, nagtiis man din niyaan, inaabutan na mainam ng grasya, ng pagpapala, ng tagumpay, ng mabuting hiwaga. Pagpalain kayo, may tanong ba kayo? Wala. May natanggap ba kayo? May suliranin ba kayo? Tapos na po. Lagi mong tatandaan yung salitang tapos na po. Eh wala ka ng bukang bibig kundi yung problema mo. Hindi na nalutas ang problema mo. Puro na lang problema. Problema kaya di ka na nakawala sa problema mo. Tapusin mo na. Huwag mo na sabihin sa bibig mo. Patapos mo na sa Diyos mo. Dahil buhay ang Diyos mo. Ngayon kung hindi mo iniisip na matatapos niya, tatapusin niya. Eh bahala ka sa buhay mo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya lahat kapag nilagak nyo sa Kanya, inangkin nyo na, tinanggap nyo pa. Yaon ang pananampalatayang walang pag-aalinlangan. Yaon ang pananalig na di nag-aalinlangan sapagkat ang pananampalatayang tulad sa alon sa karagatan na hindain dayog at paghampas sa dalampasigan ay sumambulat ang taong pabago-bago ang isip
at ibig hindi nakakamit ang kanyang nasa at ibig. Buhay ba ang Diyos? Kaya isa lang, kapag pinagtiwalaan niyo ang Diyos, hanggang hindi binibigay sa inyo yung hinihiling niyo, huwag kayong tutugot. Kung makabubuti't ikabubuti niyo, sigurado di kayo mamamatay, makakamit niyo. Kung totoo kayong hindi nag-aalinlangan sa Diyos niyo, hanggat hindi niyo nakakamit ang gusto ninyo na ibig ninyong mabuti't makabubuti, huwag kayong tutugot. Sapagkat alam ng Ama ang lahat ng mabuti para sa inyo. Kaya tandaan ninyo, kapag nananalig ka ngayon, mananalig ka bukas, sa buong panahong buhay ka, nananalig ka at nananampalataya ka, laging buhay ang pag-asa. Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, sumainyo ang kapayapaan, paghariyan kayong tuwiran, malubos ang kasiyahan, kagalakay inyong kamtan. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Upang lahat kayo'y magawaran, di man magturan sa inyo isa-isa, kung tatanggapin niyo'y bendisyon na mainam, manunood sa buo niyong kalamnan mula ulonggang talampakan, wala mang binigkas kung kayo nakarinig at kayo may pandinig, ninamnam niyo lamang ito't inyong naunawaan, makakamtan niyo na ang mainam. Kaya't hali kayo, dalawang hilera. Ama, palad ng tao'y idaiti mo sa noo nila, palatandaan ng pagbabasbas ng Espiritu mo, mawawa nawa nila ang ginagampanan ng tao at binigay mo, maramdaman nawa nila ang kaloob mo at pag-ibig mo, makilala nawa nila ang aral at salita mo, matanto nawa nila ang ibig at nasa mo, makamit nawa nila ang liwanag na dulot mo, makapanahan nawa sila sa iyo. O Ama ko, na ama rin nila at ama ng sanlibutan. Nekkaramenehanam, nekkaramenehanam, nekkaramenehanam. Huwag kayong magkagulo, huwag din kayong magmadali. Isaayos nyo at magkaayos kayo upang sa inyong puso ay manamnat kung ano ang ginagawad sa inyo. Nang sa gayoy managos manot sa buong kalamnan nyo, palad lang ang dumaiti, ngunit may pumasok na kaiba sa katawan nyong madarama. Pagharian ka, anak.